And nandito na nga tayo mga kaibigan sa ating Omega League coverage and dito sa Kuya Nick page, ang laban natin will be Team Nigma up against OG. Makakasama ko walang iba kung hindi ang aking partner from another country, walang iba kung hindi si Ishii PC. What's good, Ishii? Yo, shout out, magandang gabi, madaling araw sa inyong lahat dyan, yow, sa mga nanonood. Eto tayo ngayon, OG versus Team Nigma, best of 3 series tayo mga kaibigan. Please do share ang ating stream para makapag 1,000 share tayo, makapag-paraffle tayo ng PNX voucher sa isang lucky viewer natin para makasama na rin siya sa pagyaman natin dito. Pero eto, bubuksan ko lang muna yung Kuya Nick page na chat para makita ko yung mga kaibigan natin kung anong sinasabi nila dito, no? Clippers daw mamaya, Kuya D. Yun na nga eh, Clippers lang sa ano? Ano bang kalaban? Denver ba ang kalaban nila? Denver. Ay, teka lang. Alam mo, hindi ko gusto yung ads na binibigay nila. Parang hindi nila binibigyan ng chance ang manalo Denver Nuggets eh. Pag si Jamal Murray uminit. At saka, feeling ko match naman yan. Pero kung ako sa inyo, kunin nyo lahat ng handicap. Mag-Nuggets kayo. Mga plus 7 siguro yun. Plus 8.5 something yan. Tapos, tumaya kayo, ano, Nuggets plus 2.5 sa series, 1:1 yung current odds nun. No? Kaya, para maging sigurado kayo, check nyo lang sa PNXBet yung ating laban. Pero eto, OG, first pick nila rito, Ishii, walang iba kung hindi isa sa mga signature hero nila. They go for an IO pick dito. Well, di natin alam kung IO carry o IO ano yan. Pero nakita na natin si Midwa na nag-IO carry, di ba? Gayo carry naman si Midwan guys eh. Pero binigay nila to, Kuya Ria. Usually kapag kalaban mo OG, matik na dapat pino first ban mo yan, ayo. Baka siguro may plano. Siguro napaghandaan nila. Baka may plano, pero ito tiny. Ayo tiny pick. So more likely, post for tiny to. Or hindi ko alam. Minalala ko, di ba ayaw mo din kay Wia? So sino mas matimbang yung hate mo? Kay Midwan o kay Wia? Hindi ko naman sila hate actually. Hindi ko sila hate. Ako mga ayaw ko lang yung current performance nila. Pero ayun, kung si Wiha at si Midwan, parehas kong kilala talaga yan. Okay. That is mean, so, na, kanino ka dun? Kay Wiha ako ngayon. Kay Wiha kasi ka ngayon. Kasi feeling ko, mas bumubutaw si Midwan ngayon. Mas bumubutaw si Midwan, kaya kay Wiha tayo, okay, guys. Yan. So, game number one lang. Okay. So, game number one, iset ang ating bet. Para dito sa side ng ayan, Team Nigma and 1.65. Pwede na yan. 1,000 mo, tamang 650. Not bad. Pero Nigma going for Darkseer and Rubik ang kanilang pick dito. So, kailangan mag-ingat dito ng OG sa kung anong pipiliin nila. No? Kasi, alam mo naman, Rubik, andyan, and isa sa mga, baka naman GH Rubik lang yung gusto nyong makita. Isa sa mga world-renowned Rubik user lang naman ang gagamit ng Rubik na yan. So, let's see kung anong mga heroes ang pipiliin ng OG dito knowing that there is a Rubik in the field. Yun. Ang maganda rin tong tiny na to eh. Nakakita din ako kahapon ng teams na ginagawa nilang carry ang tiny and they actually won that game. Ayo rin yun. Ayo tiny rin yun. Ayo tiny nga din yun. So, I guess pwede rin nilang i-flex. Alam mo ba na ayo tiny naman talaga ang original na magkasama combo ng na, sa nung unang lumabas yung ayo sa meta. Yung ayo na yan, ang nagpauso talaga ng lineup na yan ng ayo tiny, e-home. Kung natatandaan ko, hindi ko lang maalala kung anong TI yun, pero it is actually e-home yung nag-run ng ayo tiny. Na unang-unang beses ko nakita yung ayo sa competitive. E-home yun. Tatandaan ko yun kasi ang kalaban nila nun, Orange yata eh. Orange Esports ang kalaban nila nun. Yun yung Morphling si Mushi. Kalaban nila, ayo tiny. Sobrang lamang sila, tapos nabaliktad sila. Winasak lang ng lahat ng tore nila. Nung ayo tiny. Ayun, yun yung tiny na namumulot pa ng ano. Yung bilang lang yung ano, yung palo. Yung hampas. Yan yun, guys. Kasi yun talaga nagko-compliment. Kasi yung kakulangan ni Tiny as a core hero, si ano na eh, si Ayo si na yung po-provide. Movement speed, attack speed, regen, lahat. Ito na, yung best friend na kailangan.
Walang ana. Opo, alam po natin walang ana. Matagal na pong walang ana po. Last year pa walang ana, guys. Ang ano. So, paring Leo, Gumaru, wala talagang ana. Matagal na pong walang ana. Ayan. May masasabi ko sa'yo. Move on na po tayo. Oo. Move on na tayo. Move on na. Move on na. Move on. Isang taon na siyang umalis. Isang taon nang wala. Guys, alam na po nila yun. Maring Leo Gumaro. Ayan, ayan. Pero clockwork. Pero nag-clockwork pa rin sila knowing na meron ng tiny dito yung ano ah, Nigma. Usually kasi hindi maharas ni clockwork. Ay, ito toss out. Naglabas na naman ng kakaibang hero. Dark Willow Ayo Tidy. Medyo unorthodox pick para dito sa side ng OG ah. Oh. Hindi ko alam. So, ibig sabihin, core na si Tiny or si Ayo. Baka mag-experiment yung OG dito. Di ba alam mo yung Dark Willow, pag nakaganim scepter siya? Yung Anli yung Anli yung oh, hindi eh kung yun yung late game na plano nila. Eh syempre pag in-overcharge ng Ayo yun, di ba? Eh di barurot gaming yun, tuloy-tuloy yun, di ba? Oh, ang sakit nun. Yun. Oh, alam mo, ako theory crafting lang, di naman masama. Eh naman yung magandang gawin dito sa drafting phase, eh mag-theory craft ka lang kung ano yung mga posibilidad na pwedeng lumabas. Pero syempre malayo sa katotohanan yun, pero posible. Malayo pero posible. Ganun lang 'yun. Simple, simple. Pero maganda simple rin naman kasi si Willow against kay Darkseer eh. Yung kanyang root saka yung stun niya. It's good against the Darkseer hero. Pag tumatakbo, pwede mong oo, pwede mong ma-interrupt yung surge attack nila dito, 'di ba? So, ano ba yung mga available heroes dito? Doombringer, surprisingly, open yung Doom pero walang pumipick. Oo nga no. 'Di ba usually sa meta ngayon Doom is life pag may open Doom is life. Ako pwedeng piliin ng OG yung Doom ah kasi may Darkseer. Alam naman natin na the usual na pinang negate sa Darkseer is yung Doombringer, 'di ba? Sa start ng team fight pag yung Darkseer na Doom mo yan, eh lahat ng capability ng Darkseer maninegate mo na and go for yung going for spin. So alam na natin hindi to carry Ayo. Is Ben Carey and Tiny feeling ko Phosphor to. Phosphor. Kita mo oh Phosphor o Phosphor 1. Ay Phosphor. Sino? Yung Tiny, pwedeng mid Tiny. Pero hindi nagtatiny si Topson. Si Weeha, eh. Hindi nagtatiny si Topson na. Oh, banga. Diba hindi siya nagtatiny? Hindi, hindi. Siguro marunong siya gumamit ng hero pero hindi siya yung kilala niya, natin hindi na. Niya, oh, hero hindi ni Topson. Niya. Oh, hindi niya hero. Hindi siya nagtatiny eh. So, hindi ko alam. Pwede rin naman post 4 Tiny to. Ay, post 3 Tiny. Inisip ko nga, ano eh. Pwede nilang gawing combo. Hindi, pangit eh. Ay, alam ko na to. Nakakita na ako ng support alam ko na Ben to. Eh. Hindi, alam ko na to. Parang offlane to na Ayo. Tapos yung Sven. Alam mo yung, di ba, isang carry, tas usually, malakas yung carry, tas may Ayo. Paano pag yung Ayo carry, pag yung Ayo core din, tas Sven core, eh di mas malakas yun. Oo. Oh. Yun nga. Oh, churi crafting lang guys, churi crafting lang. Hindi ko sinasabi ngayon yung mangyayari, nag-churi craft lang. Yun nga iniisip ko eh kung sinong gagamit nito. Baka nga, kasi nga sabi nga din dito ng chat natin, si Saxa nagsusupport Sven din yan eh. So, possible din na maging hero to ng lahat OG. Naman eh, si Boslon nga eh, nagsusupport Sven din eh. Si ano, si Aki, nagsusupport Sven. Oh, nagsusupport Sven din yun. Mm. Si Aganim sa Okta rin yun. Lumilipad-lipad lang yung nilipad doon yun. Nasa takbo pala yun, pagkastaan, takbo pala yun. Buhilo ulit. So, ang kulang naman ng Nigma dito, Carry, yung hero dito ni Miracle. Miracle, oh. Ano kayong hero ni Miracle dito, given na medyo maraming lockdown itong kabila? Mobility, mabilis din sila. Ha? The double stun. Ano ba magandang hero para kay Miracle dito? Lark? Pero parang usually yung mga hero ni Miracle sa mga ganito pagkakataon yung mga mobile dapat tas may pang dodge eh. Si Miracle parang Carl Santino rin yan eh. Kailangan yung hero niya maraming pinipindot, maraming ginagawa. Diba? So true. Hindi normal na nagpa-farm lang. Hindi ganun si Miracle eh. Knowing Miracle, action Jackson kasi ang pagkatao niya. So tignan natin dito kung ano yung magiging last ban for both teams dito. Specter is out. Si K. Sino ba may mga naalala kong carry? Si Jug. But then Ember again. Ember or Slark yan. Pwede yan kay Miracle. Ember or Slark. Yeah. Pero yun na yung pinakali. Wala na silang todo late game dito.
Ursa kasi parang makakite eh. May willow, may tiny Svenka. Pwedeng batuin, pwedeng ibato palayo. A faceless void. Yun. Tama, maganda nga naman yun. Hop, pwede rin, faceless void. Yeah. Pero may relocate out. May okay. May counter din yung Dark Willow pag wala kang BKB eh. Pag nag Chronosphere ka, gagamitan ka lang ng Terrorize ng Dark Willow. Yun na nga. Negated ka na naman. So, Troll Warlord binan. So, expect ng OG rito yung mga potential carry dito. Samantala, ang binaba naman dito ng Nigma is Invoker yung binan nila eh, no? So, hindi ko alam ha. Feeling nila hindi mid. Ah, feeling nila mid lane yung kukunin. Kasi nga, hindi naman talaga nagtatiny si Thompson. Oo, kaya, wala pang hero si Thompson siyang, dito. Kaya pwede silang magban ng mid laner dito. Ito. Na Nigma, natatagalan sila rito ha. Guys, magandang gabi sa mga nanonood pala sa ating stream. Sa Kuya Nick Page, hello. Happy viewing sa inyo mga guys. Yan, please do share ang ating stream. 1.5k viewers, magandang gabi. Hashtag Team Puyat. Ay, pala nanonood. Sa bagay, magandang laban to. Oo naman. Kahit walang Pilipino, magandang laban to. Pang TI na to eh, yung mga ganyan laban, no? Mga... Yep, nakakamiss eh, no? Plus playoffs pa. Yun nga eh. Ito yung grand finals nung last TI eh. Nigma OG, tama, diba? Tama. Rematch, oh. Rematch. Mga kumbaga, nagiging rivalry na to. Low-key low-key rivalry. Ayan. Yes. Ooh, last pick. Last ban. Ayun, DKB na nila. Oh. Ano magiging last pick dito for Team OG? Yan ang aalamin natin. Feeling ko nga, offlane ang kukunin dito. Wala rin hero sa Civ. Baka mag-tie ni mid nga, eh, no? Kalaban Windranger. Oh, Sun King. Sun King ni Seb. Tiny mid nga to para kay Thompson. Morphling ang last pick dito. Morphling ni Miracle. Oh my god. Okay guys. Oo nga no, hindi natin Thompson. Napansin may Morphling. Oo nga, maganda nga pang burst din dito si... Oh, so post 5 na yung Ayo, hindi si mid 1 yung mag-aayo this time. Okay. Okay. So medyo so, ibang take. Pwede ng OG na ayo kasi usually yung ayo nila carry ni mid one eh. Oh, to pero standard to ah. Standard pick para sa OG, maganda yung mga lineup nila dito. Makunat yung tatlong core nila rito, tatlong melee core na makunat. Tapos dalawang support na pwede silang supportahan from the backline dito. On the side of Nigma, they do have the superior late game para sa akin, walang iba kung hindi Morphling. They do have the Windranger which is one of the best hero pagdating sa pitasan para sa akin, especially if you'll be able to land yung mga late game shackle shot. Napakalaking bagay niyan, especially if you land it on the two key heroes dun sa opposing team, di ba? Plus, in terms of the vision game naman, they do have the clockwork ni RMN, which is isa sa mga signature hero niya. Pagdating sa engage-disengage, lamang yung OG pagdating sa engagement dito, pero they need to be careful. Given na tatlong melee sila, they are up against a Darkseer na mapupuwersa sila dun sa wall dito. And ano ba maganda makakuha ni GH dito sa side naman ng ano, will be the Impale, yung Stormbolt Hammer. Marami rin pwede makakuha dito si GH. So both teams, feeling ko maganda yung lineup nila. Karamihan mga comfort hero nila rito. Pero based on the lineup alone, kanino ko rito, Ishi? Feeling ko ano ako, Nigma ako. Kasi yung sa lineup ng OG, I think they need to snowball, they need Blink Dagger on Seb, kailangan din nila ng sustain for their team. Pero ang ganda naman sa side ng OG kasi, kahit na mag-farm si Sven, meron pa rin siyang katether na body, which is Tiny. Are you hub? Okay, are you hub? Pakilala na natin ni Ishi, mga gumagamit para sa side ng Nigma. Miracle sa kanyang Morphling, Mind Control sa Darkseer, RMN Clockwork, GH sa kanyang Rubik, and we on the Windranger. Alright, sa side naman ng OG, you have No Tail playing the Ayo, si Seb on Sand King, Mid One on Sven, si Saxa on Dark Willow, si Thompson naman on the Tiny. Mm-hmm. So, pero tingnan natin dito. Pa 5-man sila dito ah. Uy, 5-man. Naku, hinihintay nilang umakyat sa taas ng bundok dito. Etong Sand King, pero Seb being the veteran that he is. Alam ko nagtatiny si Thompson. Ang sinasabi ko lang, hindi siya nagtatiny talaga sa competitive. Hindi niya, hindi siya like, yung kilalang, hero niya. Oy, oo, hindi siya yung Thompson. Tiny user, hindi yung tiny...
hindi yan yung invoker ni Thompson, mga ganun. Tiny lang yan. Eh, lahat naman nagtatiny. Na-minute ko na nga yung chat wheel, parang hindi masyado maingay, pero ayun, makikita na yun. Pero wala na yun, nag-disengage na rin sila. Ay, invert toggle ko nga muna. So, tingnan natin dito, makukuha yung runes, Ben and Ayo, andito. So, tatlong rune nang makukuha dito ng OG. Good start para sa kanila yan. And, tignan natin kung ano ang balak gawin ng Nygma rito. Of course, mid one, alam natin mag-rotate yan sa jungle. Karamihan ang nakikita nating mga nagkikiris, Ben, talaga. Once na makuha yung level 5, tapos nakapag-stack na, yun na, diretso sa gubat yan. And doon na makikita yung unlimited source of money para sa core nila. Pero let's see kung kayang gawin ni mid one dito, yung mga typical na farming capability ng S-Ben dito. So, Big Daddy No-Tail, among Stormbolt Hammer. Nakaiba, ini Stormbolt agad, ha? Tamang secure lang ng masakit PSD din itong katapat nila, Darkseer Rubik. Fade Bolt, tapos Ion Shield. Yung Darkseer naman talaga, masakit siya against sa Amili Hero, eh, diba? Kasi... Saka nila to, eh. Pinili talaga nila to. Eh. Saka... Usually kasi pag nakakita na ng Darkseer, kina-counter na agad ng ating mage, eh. Pero hindi nila pinili second phase. Pero ito, Stormbolt Hammer. Delikado ba si Big Daddy No-Tail dito? Tamang tether lang siya. Maganda itong ginagawa ng Nygma laning phase pa lang. Talagang hinaharas nila at kinokontest nila yung farm itong top lane. Knowing na, yun nga, ayaw yung support mo si Sven. Hindi pa naman ganun kalakas yun sa laning phase. Kapag tumaas na yung level ng cleave niya, dun pa lang siya makaka-farm ng maayos dun sa taas. Pero maganda kasi sa pagkalaban mo yung Sven, no? Hindi niya talaga niya kayang kontrolin yung creep wave dito. Pero eto, delikado si Rubik dito. Though manning Sven, ang harassment lang, of course, lalamang sa sustain dito. Etong side ng OG, simply because they have the IO on their side. At Big Daddy No-Tail, tamang haras-haras lang siya rito. Tamang kuha siya ng level habang kumukuha yung Sven din ng agro nung creep doon sa may jungle area. So, wala masyadong aggressive maneuver para sa magkabilang teams dito. Parang happy lang silang nagtitrade ng poke. Wala pa talagang nag-commit heavily sa kills dito. Ha. Pero syempre, presented dito ng opportunity, bakit hindi nila kakagatin? Kagaya nito, Sven, hamang sustain pa rin yung tether dito. Ano bang item ng ano rito? Ayo. Ano bang item ng ayo? Hamang mga sustain item lang, eh. Para pag nagtango siya, talagang balik buhay technique, eh. The Forbidden Jutsu, eh. Pero ito, boom! Ginamit yung mabilis. Pero tamang telekinesis, search out. Naglagay yun ng early search, ha? Just to be able to make space. Once na mag-decide mag-habol yung Sven dito, ha? So, bottom lane naman natin. Uy, nakukontest dito yung farm din ni Miracle at the same time. Maganda rin yung farman dito ni Seb. So, all three lanes, dikit yung CS natin dito, ha? Even sa mid lane natin. Mabante na nga, dalawang deny. Itong si Topso naman. Pero ito, Bramble Maze. Gagamitin nila mo at Morphling, delikado. Pero Miracle yan. Di basta-basta na go-goyo si Miracle. Pero ito, delikado. Si mid one. Ang carry! Ang carry niya! Tumatalong. Mid one goes down. Hindi na ako nasurpresa. Kaya nga pinili ko ang Nygma. And expect ko na mamamatay si mid one, guys. Ewan ko, di pa yata siya familiar sa carry role, eh. Alam mo naman, nasa pangalan ng role, mid one, di ba? Oh, di ba? Hindi naman siya, dapat si mid one, palitan niya yung pangalan niya, Ishii, no? Oh, ano na? Post mid one. Hindi, post one. Oh, kasi hindi na siya mid player sa bagay. Oh, post one na siya, eh. Kaya mid one, post one na dapat ngayon. Yes, guys, game one pa lang to. Mm-hmm. Isimula pa lamang ng ating game. Ang comfort hero ni Thompson, sinasabi niyo, tiny, hindi naman. Ang comfort hero niyan, Arc Warden, Zeus, Invoker, yan yung mga ano talaga niyan. Grabe naman, box out yun, tapos tumama sa puno. Grabe, sinakling shot, binatubag ko. Uy, pinuha niya pa rin, pinuwersa niya pa rin, pinuwersa pa rin dito ni Mid One, pero magbobote siya rito. Wala, level 5 pa lang. Wait, delikado. Maganda rito si Mozing Morbling na kukontest nila heavily yung farm. Pero pala siya, no?
Tapos yung hero ni Thompson dito, kaya niyang patayin si Miracle pag nakakuha niya siya, nakakuha na siya ng early blink dagger. Kasi syempre, si oh, low HP yan, natin. Low HP. So kung masusurprise mo yan ng blink mo, kaya niyang makasolo kill. Pwede, pwede. Pero syempre, being Miracle, dapat aware naman siguro si Miracle sa posibilidad na yan, knowing na yun naman talaga yung potential nun. And tingnan natin, bounty runes natin dito, telekinesis, inangat, hindi niya makukuha yung bounty, nakuha niya ba? Ha, nakuha niya. And delikado to ha, dahil nagamitan na ng dust to. Pero clockwork will go down, so first kill para sa OG rito, mapapatay nila yung post 5 clockwork ni RMN. Samantala, Weeha now making a rotation towards the top lane. Focus fire is ready. And low HP yung dalawa doon. Ay hindi, nakapag-regen na. Ayaw nga pala yan. And looking for the opportunity to strike. Here comes the Stormbolt Hammer. Weeha, pinocus fire na rito yung ayaw ni Big Daddy No Tail. Nagtatago lang siya sa mga puno rito. Oh, and Big Daddy No Tail, the jukes, mga kaibigan. Jukes to go. Big Daddy No Tail with the play. And Weeha, yung kanyang unang rotation, eh masasayang dito. And space created para dun sa tiny sa mid lane dito. Ang bilis kasi ng mobility nila. Mayroon na rin face boots pala itong si Sven. Kaya nakatago agad sila or nakatakbo agad sila pagka dating ng Wind Ranger. Ito, easy. Siya naman ang magtatry. Sila naman ang magtatry na kumuha ng kill dito. And pwede nilang makuha tong kill na to. Delikado si Mind Control being chased down by the Io. Tiny humahabol. And that's just the Sven right clicking him to death. And that's the second kill para sa side ng OG dito. Samantala, Tiny under the cover of invisibility. Pwede siya mag-burst dito. Nandito yung Dark Willow para supportahan yung cost netong Tiny sa mid lane. Alam nilang kaya nilang i-burst. Kailangan lang nila ng damage dito. Ito na, ginamit na yung Shadow Realm. Tignan natin, bumubuelo. And Avalanche Toss though. Ayan, Windrun gagamitin. Of course, magagamitin. Curse Crown. Pero dadive. Puputok. Dadiving ba niya? Hindi niya madadive. Shackle Shot, hindi tumama though. And Focus Fire. Binarurot Gaming. And mabilis tumakbo. Tignan natin. Nandito yung Clockwork. Wala na naman Vision. And another Focus Fire being used. And yet, yielding nothing para dito sa side ni Weeha. Eh, kalungkutan yan. Usually, pag gusto mo mag-commit ng ulti mo, eh, di ba? Gusto mo makapatay. And telekado si Weeha rito. Less than 50% HP. Pero magtitipi siya sa mid lane. Sa back to their base. Just to make sure na hindi siya mababurst down dito. And network natin. Nangunguna sa network ang OG dito. 30k network para kay Seb. Almost 3k para kay mid one. Tiny with 2,600. So all course para sa side ng OG is doing quite well dito. 1-2 ang ating scoreline. Here comes the Stormbolt Hammer. Pero hindi nila po pwera sa'yo ng issue. Ang bilis tumakbo. Talaga nang naka-face boots at saka ano? Yung Warcry. Mabilis Seb talaga. Level 6 na. Oh, yun, nakakuha po ng Royal Jelly. Sarap naman ng region nilang dalawa dyan. Kanino niya kaya bibigay yung Royal Jelly? Bibigay niya kay Ayo yun sa panigurado. Yung isa sa kanya, o bibigay niya kay Tiny. Kay Tiny niyan. Kay Tiny. Sino Tony? Si Tony. Lalaking Tiny. Si Tony. Mm-hmm. shout out sabi ni Jonathan Chen ni Jono. Papa shout out si Jono sa Vilma suit ng Fern. Shout out yan sa Vilma suit ng Fern. And kill going in favor of OG once again. Avalanche toss will be used. Pero Weeha, binarurot na ni Weeha dito. Wala nga lang talaga. Eh mo si Weeha, gusto niyang gumawa talaga ng play mag-isa no, pero parang nahihirapan siya rito. Pero Shadow Realm pwede gabitin. And Avalanche Shadow Realm from afar. And that's Weeha going down. Napakasaklap nun. Nag-ulti ka na, patay ka pa. Kulang talaga yung damage. Kailangan niya ng at least isang, yung plus one for sure if nagbabalak sila with a kill. Pero wala siyang plus one eh. Ang plus one niya will be yung clockwork dapat pag nag-level 6. Kaso kasi yung matagal pa mag-online yung clockwork dito ni RMN. Post 5 yan eh. Level 4 pa lang yan. And post 5 yan. GH naman. Stay lane lang sa top lane dito si GH. Samantala, itong si Saksay, kanina pa paghala-gala rito. Pero ito, they'll be able to find one. Avalanche toss on the backside. Here comes the infill. Delikado rito. Makakapatay. And that's 5-0 para dito sa side ng OG. Diving that tier 1 tower in the mid lane. And Weeha, kakabuhay niya pa lang. E balik ulit sa kanyang lungga. And mas tumatalong si Weeha, guys. Compare dito kay mid 1. And tignan natin dito. Here comes the Fade Bolt.
Nandito tong limang hero na to, Tiny looking for the opportunity to strike, Stolen Avalanche, ay hindi, telekinesis na pala, here comes Impel, abi yung ego si Zed dun. This should be a dead one, patay na naman dito para sa side itong si GH, pero Morphling ni Miracle na lang ang sandigan dito, pero hindi pa rin siya ganun kayaman eh, baga lamang ang OG dito sa palitan na to ha, medyo baugbog yung tatlong lane dito ng Nigma and of course, given na yan, wala tayong aasahan sa mid lane ng Nigma, kaya nga may Miracle silang carry. Para pag tumalong, may bubuhayin, another Impale, another Stormbolt, pero Morphling nandito, tignan natin. Wow! Stolen 3-man! Impale into the vacuum! Grabe naman yung Miracle Dota, best Dota mga kaibigan! And that's just like that! Apat ang patay sa OG! The 3-man vacuum! Parang sila pa yung ayaw may Sun King doon, anong nangyari? Ayun na nga eh. At the same time, ang ganda ng rotations ni Miracle. Hindi mo na-expect na nandun si Morphling kasi kanina pa na-free up yung bottom lane. So, ina-expect mo na nagpa-farm lang and hindi mo na mag-join yung Morph or yung hero nga ni Miracle. Pero yeah, nice recognition. Isang dalaw lang niya na baligtad ang momentum ng laban. Minsan lang sumama, naka-jackpot pa, apat yung napatay. Paano nangyari yun? Tignan mo, biglang number one sa neto, biglang malapit na mag-number one, oh. Holy shit, this Miracle guy so strong, ha? This guy so strong, ha? M-God, M-God, Basta pero, kailangan kung nyo, merong M-God, may WP. We happy sant, mga kaibigan. Pero ito, may nahuli. RMN level 5. Tignan natin. Alam naman, di ba, isa sa mga signature hero ni RMN to, no? Oo. Itong Clockwork. So, makikita natin yung effectiveness ni RMN dito once na mag-level 6 siya, pero mukhang magkakaroon ng engagement dito sa bottom lane. Madi-deny, pero Shackle Shot connecting on 2. Gagamitin pa. Ito, pero pinipeke nila. Nandito yung Avalanche Toss. Mapapatak mo na. Paganda pa nga yun. Ang ganda, paganda pa yung gag. Pero inahabol. Mabilis, mabilis. Tinos dito yung kampe. Parang naglalaro lang tayo dito nung ganims. Diba ganun yun yung Tiny Ayo? Ako, binarubal, binarubal. Cursed ground. Puputok. Pero grabe yung sustain. Nasaan yung mga tulong dito? And it's Ben. Bumabak, karurot na laman. Napatay dito para kay Thompson. And this will be a third kill going in their favor. Kinulang. And they will be able to return itong ginawa sa kanila earlier as they will be the one to take down four heroes on the side of Nigma. Kulang na kulang sa damage, mga kaibigan. Yung uwihang naka-paceboot, B to the B. Pag nakitang cooldown yung kanyang inner fire, ay yung kanyang focus fire, titirahin niya kagad kahit wala naman siya magagawa. Ayun, napapakomit pa siya bigla. But this is the, ito yung OG na kilala natin. Yung early game pa lang, they're always 5-manning, 12 minutes sa gitna, sa top lane, sa bottom lane. Makikita mo, lagi silang lima. Speaking of lima, sa gitna naman. Patay na naman si Wiha. And ito na po, nagiging pidha na po siya, mga kaibigan. Kaya po, ayan lang, mamimili lang naman kayo ng gusto nyong mapiling nyo mas tatalong kung si Midwan o si Wiha. Kasi ito si Wiha, pero grabe naman, Stolen Sunstorm pero Impale on the blind spot, pero inahabol nila rito. Tignan natin kung anong gagawin ni Rubik. Inagat niya, here comes the Stolen Impale and they'll be able to take down one, pero Miracle goes down. And yung Wiha, mga kaibigan, mas mahirap pa sa support. Kick Wiha. Talaga yung Wind Ranger, Kuya D. Ang daming burst din kasi ng OG. So, saka isa yun sa mga mortal enemy ni Wind Ranger is yung mga stun, yung mga root. Kaya nahihirapan yung Wind Ranger. Pero ewan ko, ba't pinili pa rin nila eh, knowing na eto na nga may... Sa level ni Wiha dito, level 8, yung counterpart niya, level 11. Network niya, mas mababa pa sa post-4 nung kabila. And, malayong-malayo sa Tiny, mid lane siya eh. 2K halos yung pagkita nila rito eh. Saka ang dami ding team fights ng Nigma na I think napilit nila or talagang mabilis lang mag-respond yung OG. Kasi ang kalakasan nila ngayon yung team, yung pick-off eh. Sa team fight wise, hindi pa sila mananalo kasi may Sand King, you have the Sven, you have that Tiny combo plus may Willow. Ito, lalong din na mabubuhay ito. Pero ito, hookshot ko Moneka. Tignan natin kung mapapatay. Ginamitan ng focus fire. Here comes the Avalanche. So, si Sven na may banda rito. Ay, pero ang ganda ng relocate out. Relocate out na laban ni Sven. Popping yung God's Red. Pero Shackle Shot, tinali siya sa bayabasan dito. Gusto siyang itulak. Pero grabe naman, the Cleveland Cavaliers, mga kaibigan. Wiha pumapasok. Ang Wiha, ang mid lane na nagpapanggap na. Ang Wiha na nagpapanggap na support. Grabe naman, gumamit ng Stolen God's Red.
alam mo na mapapaluin niya. And delikado rito, ubos matipang tubos dito. And Wiha goes down. Nakita mo na naman yung galawan ni Wiha. Pinarurot na naman ni Wiha. Pero again, ang problema, face boots lang talaga yung item niya rito. And Wiha, 1-5-0. Wala pang assist na nagagawa. At ayun, dahil doon, Miracle goes down. Mukhang game number 1 goes in favor of OG tayo dito, ah. I mean, that's why you ban Ayo dito sa side ng OG. Kita mo kung sino nag-i-enable sa Tiny Core. Kundi si Notel, yung Ayo na hears, even is Ven. Kaya, palag-palag, pero mamamatay yata si Mind Control. At ito, may nahuhuli na naman sila dito. RMN, mahuhuli. Parang nakompleto na nila. Sobra-sobra pa sa team wipe yung ginagawa nila rito. And nakalimutan na ata ng Nigma dito. Ito, bumarurot na naman. Kita mo naman, there's no damage. Pero buti na lang nilagyan ng Wards. Power shot ko konekta. Makakapatay ng isa. Pero Avalanche Shots, pwede niya kapatay ng dalawa rito. Stolen Avalanche. Gusto nila pakatayin dito. Tignan natin, hinahabol niya. Pero may Trostong, pwede nga ba ito? Nandito yung Morphling, try to go for the chase. Pinaparurot. Here comes the wave in. Walang attack speed. Pero may relocate coming in. Mapapatay ni Miracle dito. And Ayo with the relocate. Just like that, makakakuha ng tatlong kill dito. Pero this is already a 9k gold lead going in favor of Team OG. Plus they are running the Sven dito. Yung tie ay yung pinakamayaman sa side dito ng Nigma, which is si Miracle, eh almost nasa bottom din siya, eh. Mas mayaman yung tatlong core sa kanya rito, eh. Oh. Kasi Via wala na, demote na mga kaibigan sa pagiging support dito. Yung MKB niya po, isang pangarap na lang na literal, pangarap na MKB na lang 'yan. Ayun oh, halos nagbabalikatan sila sa farm nung ano, nung Willow. Wew. Just nga ng net worth dito na OG, 8k ahead dito sa game, only 16 minutes into game natin. At the same time kasi kinahihirapan yung Nigma na mag-farm. So wala pa kasi rin sila nakukuha ng tier 1 tower, medyo mahina yung tower heater nila na heroes. Si Morphling, pero ito ha, pag nagkaroon ng E-Blade to, tignan natin kung ma-minus 1 niya either si Willow or si Ayo sa beginning ng teamfight. We're back to the ball game. 8k gold lead, may pag-asa pa ba ang Wind Ranger ni Wiha dito? Bottom lane being focused down by the S-Bed, pero nandito ang ano, tignan natin kung ano mangyari. Here comes the feed bolt. Tatakbo, mabilis-mabilis clockwork with a hookshot. Tatama, pero Ayo already charging yung kanyang relocate dito. And he will be able to save dito. Pero Seb, pinaplano ang masamang pagbabalik dito. Tignan natin, nandito na rin yung Tiny. And they have the vision. Avalanche Sauce, may mahuhuli. Here comes the Impale into the epicenter. Mapapatay ba nila rito si Wiha? Wiha will be able to escape. At nandito si Clockwork sa gitna ng gear. But ang eto na, ang pagbabalik ng Spin, ginagpastik-pastik na yung ulo niya rito. At ginawang scrap metal itong si Clockwork dito. Samantala, kahit si Saksa, mag-isa lang dito, ha, going for the chase. Mind Control, delikado. So solo kill pa dito ni Saksa, and he might be able to get, hindi niya makukuha yung kill, masyado makunat, malaki ang buhay, pero 10k gold lead na. Wala rin silang wave clear dito, yung power shot lang ni Wiha, eh, oh. Ayan, yung wave clear nila. God strength. Wala silang wave clear, pero meron silang wave form. Yun lang ang meron sila. Oh, wave form. Malang wave clear. Yung waveform nagpa-farm pa. Ito may E-Blade na si ano, si Miracle. Tingnan natin kung makaka-pull off ba ng Miracle si Miracle. Mhm. Pero ito, let's see kung ano magaganap dito. Ayo, Tiny, medyo potent. Medyo sige lang siguro nag-overthink yung Nigma rito na nakita nila yung Ayo, parang nag-prep up sila na yung Ayo yung core sabay at the end of the day. Ayo support pala eh, no? Ang ganda nung build up nung draft din ng OG, eh, pero may smoke yung Nigma dito, ah, makakapag hanap kaya sila ng kills, pero yung nag-scan lang sila, Radiant, pa akala ko yung Dire yung nag-scan. Ito, looking for the opportunity to strike. Nandito sila. Here comes the Clockwork with the hookshot. Ito ang dapat maunahin. And they'll be able to burst. Here comes the focus fire. Coming in. Here comes the auto buyback. Here comes the tossback. Binalik dito si Wiha. And Wiha, binalibol siya rito. And Wiha, delikado pa rin siya mamatay dito. Curse Strike will hit him. Tinamahan siya ng troso. And yung puno will be able to end his life. Samantala si Romano, si RMN, mag-flip top ka na lang. Patay dito. And mid one is on a dominating streak. Magbabounce sila dito. Wala pa rin silang wall, no? Hindi pa rin sila... Wala pa silang Dark Seer Wall dito. Yung offlane nila, level 8. Samantalang yung offlane nung kabila, level 12. So yung offlane nila, offline. Offline pa. Offline pa, guys. Ocean pa. Ang ganda.
may buy, lahat talaga may buyback pa. Ang gandang pick off nila dun kay No Tail, pero wala yun nga, the power of buyback is still kahit alam mo kahit hindi naman, hindi nag-buyback si No Tail, hindi sila mananalo sa team fight na yun, guys. Si Wiha commit na, pumokus fire na naman yung naka-javelin. Pumokus fire tapos umasim sa gitna. Alam mo si Wiha, pili ko tingin niya sa javelin MKB eh, tapos ang tingin niya sa magic stick niya Burisa eh. Kung maka-holdik, wagas eh. Alam mo, mapapatay niya talaga eh, no? Ang gandang kags, pero walang follow-up eh. Napatay na agad si Wiha. Okay, oo. Eto na si Mira Capel, naka-minus one. Pero makakapatay ng sa, pero wave out. Ano na ba, E-Blade na ba to? E-Blade na nga, E-Blade na siya. So may pampitas lang siya. Pero si Wiha kasi 2-7-1 eh. Parang mobster, pero inabalance sus. Debated.com.ph. Pero tignan natin, here comes the epicenter, the Stormfall Dabber coming in from kay Meet One dito. Patay yung dalawa na naman dito. And debated.com.ph, wasak ang EDSA, punit ang brief dito ni Meet One. Ay, ni Meet One, ni Wiha. Ah, ganun na rin yung spin eh. Mahirap talaga na Windranger game to pag masyadong maraming stun. At the same time, hindi rin sila pinalad sa laning phase eh. Hindi, yan ang hirap kasi pag yung isa mong player, ang hero, ano lang, tatlo. Oh, yun nga. Meepo, Invoker, tsaka ano lang. Roy ko. Windranger. Ay, apat na pala. May Viper na pala siya ngayon. May Viper na siya, guys. Pero eto, Sven, no? Nakaganim shifter yan, ha? Aabutan ako. Hindi nakapag-maniobra. Huli ata dito. Wall ginamit na, pero delikado. Uy, tinulak na lang. Avalanche toss, delikado si Miracle. Use shifter setup, ultimation, nakapagpalit pa. Here comes the Stormball Dammer. Papaluin, tignan natin. Makakapag-wave out, pero hindi aabutan ng spell. Ito na, mabilis. E-Blade, hookshot, debated. Avalanche toss, and that's Miracle going down. Rubik yata susunod. Spin, patuloy na nananalasa. At eto na si Wiha, hinamon yung spin. Pinaparurot niya, pero hindi yung shifter siya rito. Minsan na nga lang makakapatay. Naot pa, guys. Avalanche toss ka sa mukha. Magretiro ka na. Grabe naman yun. Ano, sobrang pagkain talaga. Windranger, sobrang lambot yan eh. Isang stun lang talaga sa kanya. Pwede lang i-chat ni Wiha. Putrip, man. Putrip talaga. 2-9. Gusto niyang balik na rin yung standing ni Thompson dito, ah. Si Thompson magte-10-2 siya. 2-9. Magtututen siya, mga kaibigan. Ay, ututen. Wiha. Tawag dito. Saka kasi si Darkseer, enabler lang si Darkseer. Hindi naman siya yung offlaner. Paramis ako. Hindi ko ako guys, confident na ako. Nanonood ako. Confident na ako si Wiha. Pag nakatapat ko to sa mid lane, kaya ko tong durugin. Parang, ewan ko lang ha. Pili ko lang ha. Panonood ko talaga kay Wiha. Parang wala naman siyang ginagawang something special eh. Parang ba't ganun no? Parang birang bipag ako yata nagkakas. Nabubugbog lagi si Wiha no? Oh, malas lang siya sa akin siguro. Wala eh. De, OG ayun kasi, hindi siyempre OG tignan yan eh. Tignan mo. Wala siyang mabubuo, okay, nag-buy anything. Putik yan. Ano? Javelin. Yo, what in the world? Wala, sobrang yaman na ng phosphor sa kanya. Mas mayaman na yung phosphor sa kanya talaga ng sobra. Hindi na kasi mag-ano to eh, hindi na magse-separate farming tong OG. Ang nakikita ko lang comeback feeling dito ko, ng Feeling ko, si Wiha. Feeling ko si Wiha, sabi, Kuya D, 10k si Wiha, Arcon ka lang. Feeling ko, account buyer si Wiha, guys eh. Marami 10k pa na ganyan maglaro. Yung mga kilala kong 10k, yung mga TNG, napakalalakas maglaro eh. Eh, itong 10k na to, medyo, parang 10k USD yung bilis sa account eh. Parang ganun eh. Wala eh, oh. Wala, I mean. Wasalak ang EDSA! Patay na naman to, guys, ha? Tiga mo. Si no item mid laner. No item. Shackle shot. Nabalance na naman. Hook shot dito. Pero iba tinamaan. Ako po, aray ko. Debated in epicenter. Stormfall dami. Patay si Wiha! Ginawang point to you. Wave in, wave out. Aray ko, bestie. Outsu. Grabe. I mean, the drafting, I think sa draft, sa execution din ng OG, sobrang ganda. I think hindi yata nabasa ng Nygma na this is going to be a mid. Support tayo, no? Oo. Siguro, kasi, sabi ko nga eh, in-expect siguro nila, core yung Ayo. Tapos yung draft nila, dinidesign nila para i-counteract yung Ayo na, ano,
nakakiri. Sabay biglang naging post 5. Wow! Saka namimigay naging... kasi sila ng ano eh, ng Morphling. I mean, yeah, Morphling is good sa late game. But again, mortal enemy ni Morphling ngayon ay yung mga burst hero. Si Tiny, you have the Epicenter from Sand King, and meron ka pang Isben. Yun yung mga ayaw ni Morphling early phase pa lang. Guys, hindi po ako nang lalait, guys. Wala naman wala rin naman pong kapuri-puri sa 2-10-1 eh. Pag ikaw, nakita ka na mid laner ka, pero mas mahirap ka sa support ng kalaban, guys. Hindi po panlalait yun. Ang tawag doon, the truth hurts. Yun yun eh. Oh. Kita mo, network. Silipin natin network, ha? Ayan, ha? Makita nyo namang maayos yung network. Tignan mo, 7-4 yung post-4. 5K na lang yung network niya. 25 minutes in, no item build. Naka-hoodie, man. Speaking of hoodie, bili na po kayo ng uniform ng Civil War. Kompleto po yan. May jogging pants, hoodie, and jersey. Set po yan. Papiliin nyo po yung... yung paborito nyo team para mapakita nyo yung support, yung nasuportado nyo sila. Limited edition lang, guys. Posta po kayo sa The Armory. Punti kayo sa The Armory para makabili kayo ng limited edition. And guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta ng mga kaibigan natin from PNXBet. Gamitin nyo lang yung code natin, Lupon WXC, para makapag-register na rin kayo dito. Ito, may nag-relocate. Rubik dito. Ayun, Rubik to rin. Makuhuli nila rito si RMN. And RMN goes down once again. May plano sila rito. Tiny, nagpapalabas ng mga troso-troso jutsu. Pero tignan natin, makakatakas ba? Stormbolt. Grabe naman yun! Ang sakit ng Stormbolt eh! Nakita mo yun? Umanga tapos bumaba! Parang mortar, men! Wasak! Patay si Miracle! Yung baga, buti nga bumaba pa. Usually kapag tinos ka, hindi ka na bumababa, namamatay ka na sa ere. Guys, ba't ayaw pa nila kaya isuko to, no? Hindi kasi guys, kuya, ano yan eh, 15 minutes lang yung break. So ginagamit nila tong downtime na to, kahit ano na sila, para mag-usap. Time out, parang time out, ganun. Ngayon, nag-strategize na yan. Okay guys, ganito na gagawin natin next game. And ganyan, ganun. Kahit na mukhang GG dito, na. Wall, ginamit just to be able to help them defend this. Pero, pati yung wall eh, medyo may butas oh. May butas sa Gedli, pwedeng dumadaan-daan si mid 1 doon. And ano na ba item ni mid 1 dito? Mid 1, meron na siyang going for Daedalus AC. Na siya rito, so angkatin ng damage siya. And buo yung MOM niya rito ah. So, unlimited attack speed para sa kanya rito. Miracle. Going for next item BKB, pero scroll pa siya rito. Kita mo naman si Topson dito, nagpapakawala lang ng mga troso. Tier 1 yung rocks sa bottom lane already. Mamaya pala yan. Taken na. Ano? Yung troso ni Tiny, nako po. Apakasakit niyan. Ang ganda kasi ng hero talaga ng OG, well, sa pag-build up ng lineup nila. Meron silang tatlong hero na nag-go in. So talagang sugod ng sugod na naman. Patay na naman si RMN. Pag winalis ka, wala na. Ang maganda rito kasi yung second skill ng Sven eh, no? Yung Stormbolt Armor Dispel Enemy. Di mo na maliligtas yung sarili mo sa Yule Scepter. Di mo na maliligtas si Wiha. Madi-dispel yung Windra niya. Tatamaan talaga siya eh. Wala talaga siyang kawala dito eh. Pero ito, nagpuputo lang ng puno si Topson dito. Nagamit ang kanyang Aghanim Scepter. Shackle shot kumonekta. Tignan natin kung they'll be able to take down to Sven. Pero wala. And Sven will be sustained by the Ayo, set of rocks dito sa top lane, about to fall. And uubusin na ni mid 1 ang base. Winawalis na rito. 27k gold lead going in the way of OG. 12-39 ang ating scoreline dito. And Seb and Company winning all lanes dito. Eh, ang hirap talaga pag ganito. Walang katulong si Miracle. And then napilitan na nga rin si Miracle na mag-rotate instead na mag-farm. So, hindered na rin yung farm niya rito. And I think we are just waiting for OG to push down itong mid lane. Dahil wala na rin magagawa talaga itong Nigma to defend this mid lane eh. Wala silang item, wala silang level actually to defend. Kung makikita mo yung levels natin dito, Tiny already sitting at level 20. Ang pinakamayaman dito sa side ng Nigma is yung Morphling. Ay, pinakamataas ang level is yung Morphling, which is level 16 lang. Mahirap nga. So, ang ganda ng itemization dito ng OG VD. I think... ang dami ding ganks ni Wiha na nagfe-fail dahil dun sa mga itemization nila. Ang ganda ng face boots. Kung makikita nyo si Sven, nag-rush agad siya ng face boots. He has like face boots saka quilling blade. Yun yung item niya.
yun lang talagang dalawa, wala siyang, hindi siya nag-stick or kahit anong item, he rush yung item na yun. So, nung pag-rotate ni Weeha, plus yung Warcry, hindi nakaabot sumuko si Windrange. Sumuko na si Weeha dito. Tingnan mo yung binili niya, Ishii. Tatlong javelin. Alam niya na sa sarili niya, hindi niya maaabot yung 2K na pera. Dito sa laro na to, bumili na siya ng tatlong javelin. Gusto, sasali na siya sa javelin throw. Patatlong javelin din yung binabato dun. Boom. Okay. Ni Rocket. Maganda naman yung fierce damage ng javelin, KD. Kumbaga ito na lang yung item talaga na possible na makapag-deal ng damage. Pero ito na yung last teamfight natin. Nag-weapon yung Warbling! Oh! Fuck! Fuck! Aray ko, hindi na nga siya yung inasinta. Damay pa siya! Damay si Billion, mga kaibigan! Hindi na po si Weeha yung tinamaan. Tinamaan na siya sa deadly rito. And ni Rakel, mag-weapon. Pero Mito, nagmamadali. Mabilis, mabilis! Delikado si GH, si GH gumagawa ng paraan dito pero may sariling laban. Ultra kill para kay Meatwall dito. Ayaw nila patayin, gusto nilang ipigay yung rampage yata. Hindi, sinapaksapak ng Sedge ni Seb. In epicenter yung lupa dahil hindi na kinailangan gamitin yung epi sa teamfight na yun. And GG will be called. One-sided beatdown para sa OG dito. Nagpapapinapaalala ang masakit na nakaraan. Guys, dinurog rin namin kayo sa Grand Finals ng TI. Ganito yung replay nun eh. Actually, almost 1 year ago yun. Lumagpas lang ng konti yung anniversary. Kasi August namin kayo. August namin kayo ginulpe. September, mula pa lang ng September ngayon. Pinaalala ng OG. Guys, we are champion for a reason. Pero kumbaga, yun nga. Kumbaga, a trip down memory lane. Pinaalala ang sakit ng nakaraan, mga kaibigan. I think they need to ban Ayo. Teams are banning Ayo sa side ng pagkalaban mo yung OG for a reason. Kasi kita mo naman kung paano sila gumamit ng Ayo. Yung, like what I said, yung build up nila with drafting. Ang, kahit na sabihin mo na nagpa-farm si Sven. Kahit nga hindi nagkaroon ng magandang laning space si Sven eh. Kaya niyang mag-stay lang sa jungle kasi meron na makasama si Notel na Sand King or even si Tiny na pwede mag-rotate. Pero yung for sure yung rotation ng OG sobrang solido. Saka ang daming pick off or gustong gawin ng Nigma na disrupt lang dahil dun sa early five. Makikita mo kung may papatay ka ng isang hero, lagi na agad may Sand King na magbabarrow strike sa'yo from the backside. Ang ganda ng rotation ni Seb, ang agad din ng item niya, I believe hindi rin siya gaano na punish dun sa lane. So yeah, it was a solid plan and a game coming from our last year's champion OG. Pili ko dapat para din na malito yung Nigma rito, i-respect ba na talaga nila yung Ayo. Wala silang magagawa pag may Ayo yung OG. Parang alam ng OG kung paano nila gagamitin yung Ayo eh. Na pwede nila gamitin support, effective si Notel mag-Ayo. And syempre, kaya-kaya rin nilang i-run as carry yan. Yan nga yung signature hero nila nung previous DI, di ba? They run yung Ayo carry. And ang daming laban nilang naipanalo nun. So yan yung game number one natin guys. And again, napakabilis ng series natin. Di man lang naging competitive, sarado. 30 minutos, natapos ang ating bakbakan dito. Pero game number one pa lang yan ang potential best of 3 series natin dito. Makakabawi kaya ang Nigma o tuluyan na silang matutu-zero ng OG? Sama-sama tayong babalik dito sa Kuya Nick coverage ng Omega League. Ano ba to? Upper bracket? Upper bracket, pwede. Yung mananalo dito, magpo-proceed na yata sa semis. Ang mananalo dito, kakalabanin ng mananalo sa kabila naman, yung EG versus Secret. Alam ko na kung bakit. Ano ba ang pinausong linyahan ng Nigma? Upper bracket, upper bitches! Upper bracket! Guys, hindi nyo sinabi na upper bracket matchup to! Kung sinabi nyo upper bracket matchup to, tumusta na tayo sa OG! Kasi, sabi nga ng Nigma, upper bracket, upper bitches, ayaw nila sa upper bracket, yun naman pala. Sadya naman pala yun. Tumaya lang ng over, kaya pinalagpas ng 30 minutes. Heist! Di natin alam eh. Di ano na-inform si Kuya, di sayang. Di na-inform, akala ko lower bracket, paras kasi butaw tong team na to eh, joke lang. Pero, upper bracket pala to, kaya pala ayaw ng ni guys, 2-0 OG, promise, 2-0 OG, upper, tas i-type nyo, upper bracket, upper bitches, Nigma. So, babalik kami ni Ishii, balik muna tayo, maraming salamat sa mga nanonood, we'll be back for more Dota 2 action.